Magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers, sa mga pastor, mga kapastoran, mga manggagawa. Maraming salamat muli sa opportunity na ako ay maging kabahagi sa Everyday Morning Devotion. Alam niyo po, ito ay napakagandang programa sapagkat araw-araw ay nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Salamat din po kay Pastor Let at kay Ate Liza at sa lahat po ng miyembro ng IBC Naga. Ngayong umaga pong ito, bago po tayo magpatuloy, ay manalangin muna po tayo. Abba Father, marami pong salamat sa kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-aral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng kaliwanagan sa aming puso ang halaga ng aming pag-aaral. Salamat po sa biyaya, kaligtasan at buhay na walang hanggan na ibinigay mo sa amin. Tulungan niyo po kami na maging karapat-dapat ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang iyong salita, tulungan niyo po ang inyong manggagawa. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking dalangin, and we pray for the peace of Jerusalem and salvation of the Jews and the Gentile. Amen and amen. Ngayon pong umagang ito, pag-aralan natin the prayer of Jabez. Alam niyo po, napakagandang pag-aralan nito dahil konti lang ang oras natin, hindi natin masyadong mabibigyan ng malalim na background si Jabez. Pero si Jabez po ay isang Canaanite sa Old Testament. Pag sinabing Canaanite po, ito po yung mga kaibigan ni Abraham, mga tumulong nung panahon ni Abraham na sila po ay nandoon sa Promised Land. At isa sa Canaanite ay ang father-in-law ni Moses. So sa madaling salita, ang lahi ni Jabez ay mga naglilingkod sa Panginoon, ang descendants niya. At ang aking pong panalangin ay maging prayer din nating lahat. 1 Chronicles chapter 4 verse 9, "And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow." So siya po ay parang pinaglihi sa, hindi naman sa sama ng love, kundi nung siya ipinanganak, maraming karanasang kahirapan na naranasan ang pamilya ni Jabez. Pero tingnan niyo po sa verse 10, "And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested." Alam niyo po, kung hindi natin matatapos ito ng gusto, ay ini-encourage ko kayong pag-aralan nyo ang prayer of Jabez, the prayer of Jabez. Bawat Kristiyano po, ito po ang dapat ang panalangin natin. Unang-una, tingnan nyo po ang prayer ni Jabez. Number one, "Bless me indeed." Alam nyo po, lahat po tayo dapat laging nagpipray ng tayo pagpalain ng Panginoon. Ang Diyos po ay Diyos ng pagpapala. Ang Diyos ay Diyos na kung saan ay handang magbigay. Katunayan nga, ang kaligtasan ay isang blessing na. At we need to pray for a lot of blessings. Marami pong form of blessing like physical blessing, financial blessing, spiritual blessing, geographical blessing. At yan po ang panalangin ni Jabez. "Lord, bless me indeed." Pangalawa, "enlarge my coast." Boundaries. Hindi lamang po sa apat ng sulok ng ating tahanan, kundi tayo po ay manalangin na tayo magamit more ministries, more influence, more connection, more network, more Bible studies, more soul winning, no? "Enlarge my coast." Ito po naman ay tumutukoy sa ministry that God will open the door of opportunities. Give me more ministries. Don't serve God in a particular box, no? And ask God more. When is the last time you beg God to use more? When is the last time we ask the Lord, "Lord, increase my cost"? And then notice here, no, pangatlo, yung sinasabi niyang ito'y napakagandang panalangin din, that thine hand might be with me. This is a prayer of God's power. This is a prayer of God's wisdom, guidance, no? Na ang kamay ng Diyos ay laging sa atin. Sabi nga sa Psalms 23 verse 6, "Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
At dito po yung nakita namin sa buhay namin sa Orias, kung paano ang biyaya, ang gabay ng Diyos, sinundan kami ng pagpapala. Yan po ang maganda. Sinusundan ng mercy, sinusundan ng habag ng Panginoon, sinusundan ng pagpapala. That thine hand be with me. Alam niyo po mga kaibigan, na observe ko, ang mga taong nagdadala ng gospel, ang mga taong nagdadala ng kanyang mensahe, yung promise ng Panginoon ay nasa kanya. I am with you always, even unto the end of the world. And then number four, keep us from evil. No, tingnan niyo po yung prayer ni Jabez. Una, ang sabi niya rito, Lord, bless me indeed, enlarge my cause, that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil. Mga kaibigan, mga kapatid, ang aking encouragement, ito, ginagawa na rin namin, gawin natin consistently, 30 days consecutive na ito ang prayer natin. At maniwala po kayo, iba ang gagawin ng Panginoon. No? Ang panalangin ay napakahalaga, sapagkat kung hindi po tayo mananalangin, hindi tayo tatawag sa Panginoon, na-miss natin ang maraming opportunity. Ang sabi nga ni Billy Graham, true prayer is a way of life, not just for use in cases of emergency. Make it a habit, and when the need arises, you will be in a practice. Make it a habit. At ang sabi ni Cory Ten Boom, isang Jewish believer, is your prayer your steering wheel or your spare tire? Is your prayer a steering wheel or your spare tire? Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, sa ating mga churches, ang daming KSP. Ang daming KSP. Siguro ang sabi niyo, ang iniisip niyo kulang sa pansin. Hindi po. Ang KSP para sa akin ay kailangan siyang ipanalangin. Kailangan siya ng panalangin. Kailangan siyang pag-pray. Kaya kapag nakakita kayo ng mga mananampalataya, siya po ay KSP. At hindi lang po yan. Kailangan po din ng Canada. Ano pong ibig sabihin ng Canada? Kailangan niya ng damay. Mga kaibigan, mga kapatid, maring mga salitang joke yan, pero napakahalaga po. Maging prayer natin ang prayer ni Jabez. Sabagkat itong prayer ni Jabez ay napakapangyarihan. Could you imagine, ang sabi dyan, Jabez was more honorable than his brethren. Alam nyo, isa pa sa background ni Jabez, siya po'y pinanganak doon po sa Judges na kung saan walang kinikilalang Diyos ang panahon na yon. So, ibig sabihin, nung panahon ni Jabez, mga taong nakasilimuhan niya, mga taong nakasama niya ay mga unbelievers. Mga taong hindi talaga kinilala ang Panginoon. At pag nag-aralan niya yan sa Judges 2:10 and Judges 1:16. At dahil doon, nanalangin si Jabez. And Jabez was more honorable than his brethren. No? Kumusta po kayo, kaibigan? Kumusta po kayo, mga kapatid? Ano po ba ang lagay nyo? Anong status nyo kapag kayo sinama sa inyong mga mahal sa buhay? So, ini-encourage po kayo, gawin natin ang panalangin ni Jabez, the prayer of Jabez. Pagpalain tayo ng Panginoon at huwag tayong makalimot na ang panalangin ay pinakamahalaga sa lahat na tungkulin ng isang mananampalataya. Kailangan natin yan sapagkat ang lahat ay KSP. Kailangan siyang ipanalangin. Maraming pong salamat sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang iyong salita. Pagpalain niyo pong patuloy ang ministry ng mga pastor according to your will, plan, and purpose. Salamat po sa devotion na ito. Naway naging pagpapala sa bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.